Alright, magandang umaga po muli sa inyong lahat. At ang impormasyong pangkalusugan ay patuloy na umeere po para po sa inyo. Nandito po muli tayo sa panibagong episode po natin. And today is Wednesday at alam naman po natin ang pag-uusapan natin ngayon is all about our physical, no? At muli makakasama po muli natin ang ating physical therapist. Mamaya-maya lamang po to educate us about our peripheral nervous system. Nako, medyo technical yan. Pero again, ma-explain po sa atin yan mamaya-maya lang po ng ating physical therapist. Alright, so let's all be excited and keep sharing this link sa mga kamag-anakan, kaibigan po ninyo, no? At muli, para at least matuto po sila ng mga patungkol po dito sa ating peripheral nervous system. Alright, so again, hindi ko na po papatagalin pa at i-welcome ko na po ang aking mga nagagandahang mga co-hosts for this day. Walang iba kundi si Doc Julie Castro at si Ma'am Baby Bagyon. Good morning po, ma'am. Good morning po. Yes, good morning po. Unahin ko na muna si Baby. Yes, Ma'am Baby. Hindi ayos ang pakiramdam. Isang magandang Wednesday po sa inyong lahat dyan, sa aming po mga kapatiran at mga kaibigan at kamag-anakan po na nanunood na ngayon tanghali. At maraming salamat sa Panginoon dahil siyempre patuloy pa rin tayo nag-e-ere, Sir Conrad. At biro mo, everyday tayo, no? Yes. Monday and Saturday lang tayo and Sunday naka-off, pero minsan pagkawala, nami-miss mo din eh. Oo, tama po yan. At nagpapasalamat po tayo sa Panginoon dahil meron po tayong ganitong privilege na magamit ng Panginoon para maging blessing po sa ating mga kapatiran. And of course, binabati ko ang ating mga kapamilya na rin to eh, dyan sa Marikina, Palengke. Yun, no? O yun, ang ating mga kaibigan dyan. Magandang tanghali po sa inyo. Diyan po sa mga namimili diyan sa Rallins Fresh Fruits and Vegetables. Maraming magandang umaga po sa inyo diyan. At habang namimili ho kayo diyan ng mga gulay, mga prutas, ay medyo lumingon-lingon ho kayo diyan sa monitor nila diyan, nila Ma'am Maylin Cosare. At para makita nyo naman kami, silipin nyo rin po kami at makinig din po dito sa ating pag-uusapan patungkol sa physical. At meron ho tayo maya-maya lamang na makakasamang physical therapist po. At siya po ay, siyempre, dalubhasa ring physical therapist. Yes. At matagal-tagal na rin po siyang nagiging tulong sa madaming tao at siyempre dito sa ating simbahan. At maya-maya lang ay pag-uusapan nga natin ang tungkol niya sa peripheral nervous system. Tama ba, Sir? Opo. Ayun, so alamin natin kung ano ba yan. At syempre, kung may katanungan po kayo, magtanong lang po sa kalagitnaan po ng ating discussion, ay sisingitan po natin ang tanong yan at sasagutin po ng ating physical therapist ayon po sa kanyang kakayanan. At syempre, binabati ko si Sir Jude, Preacher Jude Rico, birthday niya ngayon. Yes, happy birthday, Sir Jude! Happy birthday, Sir Enjoy Jude! Enjoy your day! Iwas lechon, ha? Oo, yun. Alam ko, kailangan niya na mag-diet si Sir Jude. Happy birthday, Preacher Jude, at lalo ka pang pagpalain ng Panginoon. Amen. Sa ministry mo, at maging obedient ka lang sa plano ng Panginoon. Alam ko, madami ka pang blessing na matatanggap. And of course, sa mga kapatiran natin sa ibang bansa, magandang umaga po sa inyo at sana po nasa maayos din po kayong kalagayan at kalusugan. Yun lamang at maraming salamat at sa iyo na po, Doc Julie. Amen! Yes, Ma'am Julie? Ito na muna, Ron. Anyway, so again, muli kami po ay nagagalak po muli na nakita po namin kayo live dito sa ating impormasyong pangkalusugan. Nakikita ko na po si Ma'am Radali, no? From Sharjah. Nanonood po sila Hello, ngayong umaga pong ito. Hindi ko alam kung anong oras sa kanila ngayon. Mga bandang 7 ng gabi. Umaga. Alright. Si Ma'am Flor, nandiyan na rin. Alright, Ma'am Flor, muli, enjoy the program. At alam ko naman, Ma'am Radali, sineshare mo rin to sa mga kapatiran po natin dyan sa Sharjah, no? At, yes, ma'am.
Batiin ko lang yung mga taga-Caloocan nanonood. I'm sure hindi lang si Ma'am Tang itong nanonood dito. At ang buong sambayanan ng CBBC Caloocan Mission, magandang-magandang tanghali po sa inyong lahat. Yan, all right. And also dun sa aking area, Central East Family, at muli, ay dami po nanonood ngayon at let's support this program. And then nagpapa-shoutout yung mga estudyante ko sa CBBA. Eh. Oo, yeah, ang grade ano ba yan? Grade 9 to 10. And also grade 7 and 8. Yan, nanonood ko. Estudyante mo sila. Oh. Oh, hello. Oh, students ko, nagpapa-shoutout sila. Shoutout ko daw sila ngayong umaga ngayon eh. All right. So, yes ma'am, may sasabihin ka pa? Wala na. Alam na lang sa inyo. Enjoy yan lang kayo. Yan. Hindi maganda pakiramdam ng lola. Yan, alright. So again, ay maraming salamat sa mga manonood po natin and keep sharing this link, sabi ko sa inyo, upang marami po tayong matutunan ngayong umaga pong ito. Alam mo, Sir Conrad, nabanggit mo kanina yung mga estudyante mo. Para itong ang ating mga tinatopic ditong sa IP, di ba? Pang school na oo, to eh. Lecture totoo na yan, to lecture. Eh. Lalo na pag nagdo-drawing-drawing na sila dito sa ano eh. Eh, hindi po nila alam na tatalakay. Mas detailed pa nga ito kung tutuusin eh. Oo. Advantage na nila to at advanced na advanced sila sa learning. Alam mo nga, ito rin nga topic natin, minsan yung ibang topic natin dito. Eh, ito rin yung sinishare ko sa PSS students. May subject kasi kung science and health. Wow. So, ito yung aking tinatopic sa kanila. Kaya malaking tulong din talaga ito sa ating lahat. Amen. Oh, at ang maganda pa, mga speakers natin, nagtatagalog at mababaw ang kanilang pag-i-explain. Madaling abutin kahit mga bata. Nagsasama pa ng translator. Nagsasama pa talaga nga, nagsusulat pa talaga yung mga yan. Kaya nga sinasabi ko sa inyo, mga kapatid na nanonood po natin ngayon, hindi basta-basta yung pagturo po nila dito na parang sumalang na sila ng ganyan. Mm-hmm. At mantakin nyo po yung isa talagang tinatagalog hanggang sa maaari para at lalo nyo pong maintindihan, di ba? Kasi nga mahirap naman kapag nagbigay ng mga termino dito tulad na lang ng peripheral nervous system. Hindi na nga alam kung paano i-translate ng ating interpreter yung peripheral nervous system. Ang naalala ko dyan, yung peri-peri. Iba yun, ma'am. Restaurant yun. Pagkain yun. Oo na, kung pagkain na. Pagkain na naman naiisip mo, ma'am, Julie. You know? Pero anyway, so again, mamaya, medyo yung pangalang peripheral nervous system, mukhang ano yan eh. Tawag nito, very technical, pero mamaya-maya, Mikey, malalaman po ninyo kung ano ba tema nga yan. Yun lang pala yun. Oo, yun lang pala yun. Oo, yun lang pala yun. So, again... Parang ang ano ko dyan, gilid-gilid. Oo, sige. Hindi na po natin siguro patagalin pa. I-welcome na po natin. Diba? Excited na po siya na magturo para po sa atin ngayong umaga pong ito. Let's all welcome ang ating tagapagsalita ngayong umagang ito. Walang iba kundi si Mama Leslie Karangian. Hello po, ma'am. At welcome back sa ating studio. At muli nakapiling ka namin live dito sa studio. Animalistic nga kami ni Ma'am Baby ngayon. Ayun, no? May leopard tayo at saka meron tayong zebra. Oo nga. Ayan. Hindi ako naabisuhan dyan. Parang black and white kayong mga ano. Oo nga. Nag-usap-usap ba kayo? Hindi naman. Muntikan nga kami mag-pair ni Ma'am Baby talaga eh. Naisipan ko ito na lang. Alright, sige po ma'am. Ayan, magandang tanghali po muli sa inyong lahat. Isang pribilehyo na naman po ang makapag-live dito sa IP. Ayan, bilang guest speaker. Ayan. Magandang tanghali sa lahat ng mga nanonood at sa West Bank family. At saka sa mga kasama ko sa rehab, nanonood din sila. Magandang tanghali po sa inyong lahat. Alright. Maraming salamat, Ma'am Leslie, sa inyong time. At alam ko naman po ay medyo hectic ang iyong schedule, pero nandito pa rin po kayo para makapagbahagi po ng iyong kaalaman patungkol po dito sa peripheral nervous system. Kaya ibibigay ko na sa inyo, ma'am, yung discussion para mahaba-haba po. Ayan. At papaalala ko lamang po sa kanila. Mabilis lang to, sir. Papaalala ko lamang po sa kanila, if you have any questions po patungkol po dyan, ay ilagay nyo lamang po dyan. May monitor po namin para at least masagot Magtanong po namin. Magtanong po kayo kaagad para masagot po kaagad. At saka ngayon tayo magko-question, di ba? Kaya makinig silang maigi. Opo. Question tayo Yes, mamaya. Para mananalo ng load. Opo, tama. Sige po. Actually, halos related kami nung diniscuss ni ma'am kahapon.
Yung sa, di ba, yung how... Pain. Oo, paano nakakaakyat sa brain yung pain. Oo. Di ba? Halos related kami. Kasi nga, dahil dun sa peripheral nerves. Yun, no? Dahil katatapos nga natin ng brain at spinal cord, yung central nervous system natin, susunod naman natin itong peripheral nerves, yung mga ugat. Yan. Pag sinabi ba nating peripheral, ma'am, ano kaya? Medyo mabigat eh. Yung mga ugat sa gilid, yung mga pagkatapos okay, ng spine. Gilid-gilid? Tama, sa gilid-gilid. Diba? Peripheral is diba? Gilid-gilid. Tama peripheral, ibig sabihin, di ba, pag peripheral vision dito. Kasi natapos na tayo sa central. Yes, ma'am. Ayan. Peripheral naman. Na. Yun, no? Yes, doon naman. Yun. Ito talaga si Conrad. Para sila maunawaan nila. Maunawaan ng mga peripheral means... gilid-gilid po yan. Parang yung sinabi ni ma'am na peri-peri, nasa gilid lang yes. yan. Gilid-gilid lang din dyan sa tabi-tabi. Gilid-gilid yung peri-peri na yan. Gilid lang ng Bayani Road. Yung sinasakyan ng ano? Saan yan, ma'am? Saan yan? Yung sa binis. Yon, sa gilid ng yung boat. Yung boat. Yung sinasakyan na ano. Ilog ba yon ang tawag? Ilog. Ilog McKinley. So, ibig sabihin, ma'am, ng peripheral gile. Gilid. Side. Kasi tapos na nga tayo sa brain and spinal cord. Ngayon naman, yung mga ugat sa gilid. Kung paano... kung paano kumukonekta itong mga kamay natin, yung mga laman loob natin, papunta sa ating brain. Yan. Paano siya nakaka-receive ng mga signals? Yan po yung dinadaanan, yung mga ugat na yan. Yung nakikita nyo pong kulay yellow sa ating katawan. Kulay yellow po ang... Marami pala, ma'am, no? Marami, ang marami dami. Talaga. Kasi connection yan sa lahat ng parte ng ating katawan. Wow, wow. Oo, dami para na, kung may maramdaman tayo sa ating... kamay, sa likod, sa kung saan man, sa internal organs natin, siya yung nagre-relay ng information. Mga ugat po yan. Actually, medyo nakakalito talaga yung term na ugat sa ating mga Pinoy. Maraming ugat sa atin. Yung ugat pwedeng gamitin sa artery, sa vein. Yan yung ugat. Pero, kumbaga ano yan eh, general na yan sa atin. Oo, ugat. Sa atin. Oo. Wala talaga siyang Tagalog, yung nerve. At saka yung artery, yung vein. Wala talaga siyang Tagalog. Kaya ang mahirap talagang itagalog. Kaya, pero gagamitin po natin ugat, yung term na ugat. Kasi yan po yung alam natin na translation po niyan. Yung ugat, yan. Makikita po natin sa next picture, Sir Con. Yan yung ugat. Yan, yung kulay dilaw. Yan yung pag-uusapan natin. Actually, magkakatabi talaga sila at saka magkakapangalan. Yung artery, yung vein, yan po yung talagang color na nakikita po natin pag nakita natin sa textbook, sa internet. Yan mm-hmm. po yung talaga yung color na ginagamit para sa kanila, para ma-identify. Yung yellow, yung nerve, yung red, parati po yung artery, yung daluyan ng dugo. At yung vein, yung blue or green. Yan yung madalas na ginagamit na color para sa kanila. At sa buong katawan, yan po yung makikita po ninyo, yung nasa baba. Yan, sige, next picture, Sir Con. Yan, what does the peripheral nervous system do? Ano ba yung nagagawa niya? Yun nga ang sinasabi ko sa inyo kanina. Connection po siya ng ating utak at nung spinal cord sa ating mga organs ng ating katawan at yung skin natin. Yan, sa ating brain, siya yung nagtatransmit ng mga information galing sa labas at loob ng ating katawan papunta sa ating brain. Kung wala yung mga yan, wala. Hindi tayo makaka-react sa mga nangyayari sa labas ng ating katawan. Yan. Tapos sila rin yung nagkikarry ng mga sensory, yung mga pakiramdam, yung mga nararamdaman natin kung mainit, malamig. Motor, siya yung sa pagkilos. Siya yung kumikilos, siya yung nagre-react. Okay, kapag wala yan, hindi tayo makareact. Hindi natin matanggal yung kamay natin kung mainit man yung nahawakan natin. Kung mabigat, hindi makakareact yung katawan natin na magbigay pa ng more force para buhatin yung binubuhat natin. Ganun din siya ang nag-connection sa ating mga vital organs katulad ng puso. Paghinga, yan. Yan po ang gawain ng nervous peripheral nervous system o yung mga ugat natin na katuloy ng ating spinal cord. Yung diniscuss natin noong nakaraang araw. Actually, yun nga, na-discuss na rin ni ma'am kahapon. Yun, yung pain receptor, kung paano siya napupunta sa brain. Parang ganun din po ito. Ay, ganun po talaga ito. Kaya lang, iba naman yung receptor
particular kasi yung receptor na ginamit. Specific kasi yun, pain receptor. For pain. Paano napupunta sa utak yung pain? Ngayon, in general po tayo, paano tayo nakaka-react? Ayan, sige, next circle. Ito na yung video, ma'am. Ayan, ayan yung video. Yung peripheral nervous system, inahati sa dalawa. Ayan, yung sensory at yung motor. Yung sensory, yan yung pakiramdam natin. Yung nararamdaman. Ayan, kung mainit, malamig, nakakapaso, or nakakatusok, masakit. Ayan, yan yung part ng ating peripheral nervous system. At yung isa naman, yung motor, yan yung sinasabi kong kung nagre-react. Siya yung nagre-react. Yung mga muscles natin, yan, nagko-contract, gumagalaw para mag-react doon sa sensory stimuli, doon sa pakiramdam. Naalala ko kahapon yung nakukuryente. Yes, ma'am. Pag nakuryente, naman tayo sa kuryente na yan. Madami na naman magkukomento dito sa kuryente na. Kasi talaga nararanasan ko talaga yon pag ako sobrang lamig. Ako diba? Oh, kita mo? Oo. Oh, meron na akong patutuo dito. At saka yung minsan, yung pag nagkikis-kisan talaga na, basta sobrang lamig, hindi ko alam kung anong ano nun eh. Rasyonale. Hindi kasi may friction, sir. Shivering kayo. Siguro. May friction. Kaya nagkakaroon ng electrical impulse. Mag-comment nga kayo mga live viewers natin kung nararanasan nyo rin yan minsan. Nararanasan ko siya. Ako pag mainit. Pag mainit ka naman. Ikaw kasi pag malamig, nakukuryente ako mainit. Ako both. Malamig, mainit, nararamdaman ko siya. Ako pag sobrang lamig talaga. Nasa mall. Oo, pag may nasa, kahit hindi ko nga kakilala eh. Oo. Pag nakasanggian mong gano'n, ibig sabihin, there's something. Kahit di mo kakilala. Akala mo lang yun, di mo kakilala ko. Kunyari, nakasalubong mo. Nakakilala mo yun. Oo, like for example, mapasok ka sa elevator, o diba? Electrical impulse eh. Ewan ko ba? Tanggalin na po natin yung usapin na yan sa kuryente na yan kung saan na naman tayo pupunta eh. Pero electrical impulse din na ang ating pag-uusapan kasi ngayon. Pero masyadong malalim na term. Nandiyan pa naman si Sir Marvin. Ako, ano masasabihin? Sige, play mo na, Sir Con. Yan. Yung sensory part ng ating peripheral nervous system, yan yung muna yung unahin natin. Siya yung nakakaramdam nga kung sa kunyari kinalabit ka sa ulo, kinalabit ka sa likod, sa paa, sa kamay, o kaya may tumusok sa iyo. Basta may naramdaman ka, siya yung nagre-react. Yan, inulit mo pala, Sir Con. Inulit ko ba? Hindi, umulit, sorry. Ay, ayan, sige. Yan. Yan yung entry point ng mga kahit na anong stimulus sa labas. Yan yung nakakaramdam, yung sensory part, o yung pakiramdam part ng ating peripheral nervous system. Yan yun. At yung isa, yun nga yung nagre-respond. Yan. Sa motor, ma'am, yung sa nagre-react. Motor, yung nagre-react. Kung paano ka magre-react. Iwas. Yan na rin yung reflex. Hindi naman, sir, iba pa. Okay. Ito kasi kung nako-control mo, yung reflex kasi, hindi mo siya makontrol. Talagang na reaction talaga siya ng katawan. Ito, nako-control part. Sorry. Yan. Sige. Tapos na ba yan? Hindi pa, sir. Oo, meron pa. Napindot ko eh. Natataranta si Sir Con. Kuryente. Nataranta siya kasi may nag-comment dito eh. May nag-comment ba? Oo. May violent reaction doon sa electrical impulse. Daw, bakit naman daw kasi siya nakikipagkiskisan sa di niya kakilala? Sige, play mo lang, sir. Hindi kasi yung siyempre, alam naman naman ba? Napadaan. Nasagi mong ganun eh. Elevator hindi naman talaga sinadyang kiskis. Elevator ba yun, ma'am? Grabe naman, kiniskis ko agad yung sarili kong ganun. Hindi naman. May friction ka. Yung mga nagko-komento po ng ganyan, paki-ano na po, paki-block na po sa Facebook po natin. Ang nagtanong po nun si Alfonso Owera. Kaya sabi ko na eh. Ayan, ito. Kung paano napupunta sa ating spinal cord. Yan. Kunyari, nakahawak ka ng cactus na tusok ka. Yan. Dadaan sa peripheral nerve, pupunta sa spinal cord. Yung diniscuss natin. At pupunta sa brain. Yan. Ganyan po yung nangyayari. Kunyari, yun nga, natusok ka sa skin, pupunta sa peripheral pero hindi nerves. Ganyan kabagal, ma'am. Hindi ganyan. Pinagalan ko lang para makasabay ako sa pagsasalita. Baka kasi ano eh, baka kasi ganun ang isipin parang nila. Parang ano lang yan, kurap ng mata. Oh, yan. In a twinkling of an eye, Nox. Coming baka kasi Lord. Ganun kabagal yung ano rapture. Yun. Parang rapture lang. Oo, ganun yung reaction. Kasi, syempre, natusok ako. Ay, natusok ako.
Tapos after hindi one ganun. Hour ka pa bago makareact ng ouch. Oh, di ba? Masakit pala. Oh. May ganun din, mga delayed reaction. Mga ilong ko yan. Masakit malumanay. Pala. Oh. Malumanay. Kahit galit na, kahit nasaktan na, ano pa rin. Malumanay pa rin. Ganun yung nangyayari. Mabilis po yan. Inislow mo ko lang po. Ayan, oh, ouch. Sasabihin ng brain. I-interpret niya, i-assess niya, saan ba nanggaling? Saan ako nasaktan? Ganon, i-interpret niya yan. Tapos pupunta sa motor. Yes, ang galing, no? Dadaan ng spinal cord ulit. Tapos pupunta sa peripheral nerves at pupunta dun sa muscle natin. Oh, at magre-react siya. Paano siya magre-react? Ilalayo niya yung kamay niya. Siyempre, alam nga namang steady niya dun, di ba? Ilalayo niya, tatanggalin niya kung ano man yung tumusok sa kanya. Ganon po yung proseso ng peripheral nervous system. Ganon po siya kahalaga. Oo. Just imagine pagsira yan. Yes, di ba? Wala nang pupuntahan. Yun ang, yung sinasabi natin na hinawakan mo na 'yung mainit, hindi mo pa rin nararamdaman. Yes. Na 'yung kamay mo, yan para. Yes, ma'am, na black, ganun. Merong mga kumbaga natusok ka na, napako ka na, hindi mo pa rin nararamdaman. 'Yun 'yung mga ibang mga pwede nang may sakit na 'yun. Oo, may sakit. Doon na tayo. Ito normal pa lang ito. Normal 'yan. Oo. Normal reaction ng katawan. Is ilayo ang katawan sa nagdudulot ng pain o nung anumang kailangan niyang iwasan. Oo. Napakahalaga pala talaga nito. Oo, tingnan mo ang galing-galing ng pagkakagawa sa atin ng Panginoon, di ba? Tama, totoo po 'yan. Totoo po. Precise. Ang napaka-importante diyan yung brain eh. Yes, ma'am. Kasi kung sira ang brain mo, wala kang brain. May ganun. May ganun naman, ma'am. So, kumbaga, ito na yung sinasabi natin, kung slow ka, oh my God. Kung slow? Slow pwede, reaction. Diba? Pwede, slow reaction. Oo, may ganun. May ganun sakit sa din po. May ganun din sakit. Ayan, sige, next, Sir Con. Ayan yung sample ng itsura, yung totoong itsura ng ating nerve. Ayan. Pwede siyang, ang nerve natin, yun nga, kapag na-damage, maraming ano, mangyayari. Maraming pwedeng mangyari talaga. Pwede mo nang hindi maigalaw yung part na affected. Yan. Sige, sir. Next picture. May sinasabi Sir Marvin po dito, ma'am, in-explain niya yung pagkakaroon ng static eh. Salamat, Sir Marvin. Ayan, sige, medyo sige. Yun, ano, sige, sir. Niliwanag mo, hindi, sir. Kala ko erase na yan. Hindi. Kasi maganda yung sinabi niya. Madalas daw kasi doon nangyayari yung static kasi malamig. Sabi niya, madalas dito nangyayari, sir, nagkaka-static pag malamig. Ang rationale yata, kapag nag-combine ng mainit at malamig, it will create static. Sino ang malamig sa inyo? Sino ang mainit? Depende nga. Pag mabilisan daw eh, pag nagagaling ka sa init at biglang galing ka sa lamig. Parati sigurong nakukuryente si Sir Marvin. Talagang science. Thank you so much, Sir Marvin. Ang siyensya talaga si Sir Marvin. Naabangan namin ang iyong talakayan, Sir Marvin. At, kailan ba magsasalita yun? Naka-schedule na ba, Sir Con? Naka-schedule na yan eh. Naka-schedule na. Willing naman ako mag-giveaway. Willing ako mag-giveaway. Yun eh. Baka hindi na mag-comment, Sir Marvin. Biglang mawala na yan. Ayan. Yun nga, nai-injury rin ng ating peripheral nervous system. Peripheral nerves, yan. Ang kagandahan lang sa peripheral nerves, nagre-regenerate. Gumagaling siya. Hindi katulad ni spinal cord at ni brain. Wala na, hindi na sila gumagaling. Ito, gumagaling pa. Pero yun nga, depende sa severity ng pagkaka-injury ng ating nerve. Yun nga, nag-undergo minsan ng surgery para makonect ulit, para mag-regenerate. Pero hindi siya 100% nababalik. Yan. Yan yung po yung mga klase ng mga injury na pwede nating maranasan. Yung compressed, yan. Yan yung madalas nating maramdaman. Yan yung mga kapag umupo ka ng matagal na naglalaba, yung naranasan nyo na ba yan? Yung hindi ka na makatayo, namamanhid na yung paa mo? Oo, yan yun. Nakocompress yung mga nerves natin. Kaya hindi nga ina-advise na umupo ng ganun. Mm. Kasi nakocompress nga, lalo na kung matagal. So kasi dapat yung mga naglalaba, titignan din dapat yung position. Position, no? Oo, yung position ng paglalaba. So mas advisable ba mo pag naglalaba nakatayo?
Mas maganda. Oo, no? Oo. Kasi kung nakaupo level, na ganun eh. Nakayuko ka pa. Mahirap diba? Paglabang nagsa washing na nakaupo ako. Hindi naman. Kasi yung iba, syempre, di ba, nagkukusot pa rin sila. Nagkukusot pa rin yung iba eh. Kaya kung ang ginagamit pa madalas yan, hahanapin pa yung bangkito. Yung talagang maliit pa. Oo, okay, diba? Okay nga, sir, kung may bangkito, eh kung wala. Ayun si lang. Tawa ko. Ang tindi ni sir. Parang si Conrad, yung kilala mo nakaupo. Hindi kasi yung iba sa kanila. Oo, siyempre may mga nanonood tayo na nasa bangkito na naglalaba. Wag buti sana nga kung may bangkito, kung wala pa. So, mas maganda na nakatayo. Yes, preferably na nakatayo. Oo. Pero yung mga compressed na yan, kapag naipit yan, bumabalik din naman. Umu-okay pa rin naman. Babalik pa rin siya sa normal. Katulad ng mga nagko-cross leg, matagal nakaupo, nagli-lean lang sa isang side. Yan, madalas na maramdaman natin yan. Nakocompress yung nerve, yung parang namamanhid, nangangalay, may tingling, may pins and needles, parang may tusok-tusok na sa paa mo, yung ganon. Nararamdaman natin yan pag-compressed yung nerve. Yung una, ay yung pangatlo, tsaka yung pangalawa naman, yan yung may naputol na. May nawala na. Lalo na yung mga call center agents. Oo, yung matagal na nakaupo, ma'am. Ano lang, di ba? Oo, yun. Naka-steady ka sa isang posisyon, naiipit yung nerve. Ito naman, yung pangalawa, medyo natagalan na. Kunyari, mga 5 hours ka na dun sa posisyon na yun. Kaya mas matagal na yung pagbalik ng paggaling. Pagbalik nung motion, tsaka nung sensation, yung galaw mo. At yung pakiramdam mo, mas matagal nang bumalik kasi mas matagal ngang naipit yung nerve. Kaya mas okay kung papalit-palit tayo ng posisyon. Yung next naman is yung naputol na talaga, severe. Wala nang connection. Yan yung nag-undergo na ng surgery. Yan. At yan yung mga natusok, nabaril, nasaksak, naaksidente, sa motor, na fracture, yung mga ganon. Sa sports, yan, madalas mangyari yung naputol na. Okay, sige, next, sir. Ito na yung mga common na nai-injury na mga nerve sa ating katawan. Yung facial nerve or yung tinatawag nating Bell's palsy. Oo, yung kabilang parte ng mukha ay bagsak o hindi kumikilos, hindi niya na maisara yung mata niya. Hindi siya makaipon ng hangin sa kabilang bibig niya, dito sa cheek. Oh. Ano yung normal dyan, ma'am? Saan yung normal dyan sa ano na yan? Yung nasa left. Yung nasa, okay. Oh, yung bukang-bukang mata. Yung bagsak kasi yung lips niya. Yung pabagsak. Doon sa right, bagsak. Yung pabagsak yung ano niya. Doon naipit yung nerve. Usually, minsan kasi sa ano yan, pag namamaga yung tenga, kasi dumadaan sa tenga natin yung facial nerve. So, pag namaga yung tenga, pwedeng maipit yung nerve, lalo na yung may mga sipon, matagal nang may sipon. Yan. Oo. May infection sa tenga, pwede niyang maipit yung nerve. Pero yung ganyan, ma'am, sabi mo, di ba, pwede pa makorek yan? Pwede, oo. Pwede pa. Oo, kaya lang medyo matagal-tagal. Ah. Oo, mas matagal ito. Kesa dun sa yung compression. Palakasin yung muscle, ma'am. Yung muscle, palalakasin, pero ang pinaka-cause kasi niya is naipit nga siya doon sa tenga. So, i-address yung virus kung ano yung nagko-cause ng pamamaga sa tenga para matanggal yung yung pagkaipit sa kanya. Na mas matagal siya mag-heal. Pero mag-heal pa rin naman. Yan, sige, next circle. Yan, ito naman yung brachial plexus natin. Yung brachial plexus, yan yung pinanggagalingan ng halos lahat ng nerve natin sa ating kamay. Yan. Dito, banda sa leeg po yan lumalabas. Bakit may picture dun? Sa baba? Ayan. Tapos, pag na-injury po tayo dyan, at paano ba tayo na-injury dyan? Sige, next picture, Sir Con. Ayan, yan yung nangyayari. Yung upper trunk ng ating brachial plexus, yung bandang taas, yan yung injuring pwedeng mangyari. Kapag nabagsak ka, nabanat yung leeg mo, tsaka yung masyadong malayo yung leeg sa balikat, yan ay nahulog sa bangin, sa motor, naitungkod yung kamay, yung shoulder. Yan yung mga pwedeng mag-cause ng injury sa ating brachial plexus, upper trunk.
yung C5, C6 level, bandang taas. Pero peripheral nerve nga lang yung na-damage. So, pwede pang maayos. Tapos yung paglabas din ng baby, minsan kasi nahihila, naiiwan yung leeg, ay naiiwan yung balikat ng bata sa puwerta ng mommy. So, hinihila, nagkakaroon din ng injury doon sa peripheral nerves. Next naman is yung lower part naman nung brachial plexus. Yan, yung mga nerves sa baba nung brachial plexus. Yan yung pag hinihila ka gamit yung kamay, o kaya naiwan yung kamay mo, hinila ka pababa, matagal, nai-stretch po yung mga nerve na yan. Ganon din sa baby, paglabas, pag inuna yung kamay. Kasi dapat ulo, di ba? Pag inuna yung kamay, nai-stretch po yung mga nerves na yan. At kapag nai-stretch, nagkakaroon ng injury. Anong itsura ng bata kapag na-injury na dyan? Sige, next picture, sir ko. Ayan, ito yung herb palsy, herb Duchenne palsy na tinatawag. Ganyan po yung itsura kapag merong, yun nga, yun na bumagsak ka ng masyadong malayo yung balikat mo sa leeg. Tapos may puwersa pa. Yan, ganyan po yung nagiging itsura ng katawan, ng kamay. Doon sa part kung saan ka nahulog. Yan, lumiliit yung muscles mo sa balikat, sa likod. Yan, yung nakikita nyo po, yung likuran niya. May affected din po yung mata. Tapos yung kamay, humihingi ng tip sa likuran, parang ganun. Waiter's tip kung tawagin, yung deformity na yan. Tapos lumiliit yung muscles mo sa buong kamay. Buong kamay at sa likod, lumiliit din po. Tapos yun nga, nakaganon yung kamay mo sa likod. Yan yung injury na nangyayari, yung deformity na nakikita kapag tayo ay na-injury sa ganyang level ng peripheral nerves. Yan, sige, next circle. Ayan, ito naman yung low level naman, yung sa baba ng brachial plexus. Para kang humihingi naman din ng pera. Ayan, pero nasa harapan naman ngayon. Meron ding, liliit din yung mga muscles mo sa kamay, sa balikat. Tapos, hindi mo maigalaw. Nakaganyan lang yan. Hindi rin yung mga bababa, mabababa naman. Hindi, kasi... Hindi rin, nakaganyan talaga siya? Ganyan talaga. Yung nerve kasi na damage. Ah, hindi siya gaganon. Actually, mahirapan siya. Ah, okay. Oo, ito lang yung function kasi niya. Oh. Oo. Wala siyang... Kaya lagi siya nakaganon. Oo, kasi mahina yung muscle niya pa. Extend. Oo. Sige, next circle. Ito naman yung mga pwede siguro nating i-focus din. Yung mga... problem naman sa kamay. Pag naipit yung mga nerve sa kamay, yung mga radial nerve, ulnar nerve, median nerve, yan po yung mga pwedeng maging deformity ng ating kamay. Kapag radial nerve, yun, babagsak yung kamay mo, drop hand. Hindi mo ma-extend, hindi mo maunat yung kamay mo. Pag ulnar nerve naman, hindi mo kayang iunat yung dalawang last digit ng kamay, yung hinliliit at saka yung fourth digit, hindi mo maunat. Dito naman sa median nerve, hindi mo naman siya matiklop. Oo. Ititiklop mo, may iwan. May iwan yung tatlo, yung first three. Yun yung kabaliktaran ni ulnar nerve. Si ulnar nerve, hindi mo maunat yung dalawang digit, bandang huli. Si median nerve, hindi mo naman maitiklop yung tatlong huli. Unang daliri. Ganun po. Ganun yung difference nila. Malalaman mo kung median nerve ba to, ulnar nerve ba yung diferensya ko. Tapos, nandyan din yung pamamanhid. Dun sa blue part, yan yung namamanhid, nangangalay, masakit. May pins and needles, parang tinutusok-tusok. Yan. Yan yun, yung blue part. Pero yung muscle... Yun nga, hindi mo kayang iunat yung sa ulnar nerve. Yung ulnar nerve, nakaganyan lang yung kamay mo. Yeah. Nakaunat na yung tatlo, naiwan na yung dalawa. Ganun yung itsura. Pero sa ape hand naman, yung sa median nerve,
nakatiklop na yung, kung ititiklop mo yung kamay mo, nakatiklop na yung dalawa, yung tatlong naunang daliri, eh nakaunat. Oo. Nang hina na pero yung sa utak muscle. Mo, tinitiklop mo? Yes, oo. Oo. Pero hindi siya... Kasi nga, na-damage yung nerve papunta doon sa kamay mo, doon sa mga daliri mo. Kumbaga, pag sinabi mo itiklop mo lahat, i-close fist. I-close fist mo, may iwan yung may tatlo. May iwan yung tatlo. Oo, matindi, no? Close ganun fist. Ganun po yung nangyayari. Ganun matindi, po yung nangyayari. No? Naiiwan. Yung isa naman, drop hand. Nakaganyan lang. Hindi mo ma-extend. Hindi mo maunat. Ganyan lang yan. Bagsak na yan. Pero nagagalaw mo pa rin. I mean, sa utak mo, nagagalaw mo. Pero yun nga, nun, no? Naputol eh. Naputol yung connection. Nagalaw ko siya. Pero hindi ko... Oo, oh, ginagalaw ko na to. Ginagalaw ko na. Lakas na yan. Pero nakaganyan pa lang. Galing, pero hindi mo magalaw. Kasi nga, naputol yung connection niya sa ating brain. Eh, paano yun, ma'am? Paano siya... Bagsak na. Wala na, as in, wala nang pakiramdam? Oo, oh, walang pakiramdam. Pwede naman maka-pick up, may ibang muscle pa naman, siya, sir, eh. Hindi mo lang siya ma-extend? Maunat. Oo, hindi mo so siya pwede maunat. Siyang makahawak pa rin naman siya. Makahawak. Oo, pero nakalaylay na gano'n. May ibang muscle na gumagana, pero hindi mo nga maunat. No, katulad ng median nerve, hindi mo magamit yung tatlong daliri mo, yung unang tatlo. O kaya, pag hindi pa naman gano'n kalala, namamanhid lang, or nakakabitaw ka lang ng gamit. Oh, okay. Oh, yan yung mga problem eh. Nakakabitaw ng gamit. Yan, baka naman, ganun yan. Baka naman. Sige, next, Sir Con. Sir, may tanong dito. Daw, ay, sige po. Galing kay Sir James Shena. Good morning po, Sir Conrad, Ma'am Baby at Doc Julie, especially kay Ma'am Leslie. Sige po. Ma'am, tanong ko lang po, madalas po nakirot yung likod banda sa thoracic at pag sumakit, nahirapan po ako huminga. Mm-hmm. Masakit dibdib ko. Na MRI po ako last June 2016. Advice sa akin na huwag magbuhat gawa ng problem sa L4, L5. Mm-hmm. Oh. Sabi ng doktor ko sa orthopedic surgery daw po yung gagawin. Pero sabi ko, ano yung alternative? Kaya therapy ginawa ng 8 session once a week. That was 2016 pa po. Sa ngayon po, madalas na naman masakit yung bandang thoracic at madalas may nasibat na kuryente sa likod ko. Mm-mm. Lalo na pag madalas ako magmotor, lahat ng rebound ng shock absorber diretso sa spine ko. Sa ngayon, pag sumakit lumbar ko, ginagawa ko yung stretching ko sa therapy. Ano po gagawin kong stretching pag sa thoracic? Thanks po, Brother James. Shena. Yung stretching sa thoracic po, actually may mga videos ako noon, dati. Oo. Meron po akong mga videos na pinakita nung mga first guesting ko sa IP. Meron po akong mga videos na pinakita po doon. So, pwede nyo pong balikan. Nakalimutan ko kung anong topic nun. Pasa mo lang ulit sa akin. Pasa ko. Actually, nasa iyo yun. Nandun yun. Sa messenger mo. Oo. Ah, sige, ipapasa ko na lang ulit kay Sir Con, tapos ipasa sa iyo, Sir. At yung L4, L5 na sinasabi mo, kasi kapag there's something wrong sa lower level ng spine mo, kahit nga flat foot ka eh, yung flat foot mo pa lang, pwedeng magkaroon ng diferensya sa likod mo. Ano na yan, pyramid. Basta there's something wrong sa yung paa, sa tuhod mo, sa balakang mo, konektado na yan. Magko-compensate kasi para hindi mo maramdaman yung pain, yung muscle mo sa likod, muscle mo sa balakang, lahat yan, maapektuhan na. So, ganun po yung nangyari sa'yo. Ang problema mo is lumbar lang talaga. Pero nagiging problem na ng halos buong spine. Malamang sa paglalakad, may naging problema ka na rin, ganun yun. Ganun yun, sir. So, ang maganda kasi doon, yung ituloy mo yung exercises mo for the core, yung core strengthening exercises, na meron din akong mga videos na binigay noon. Tapos, yung mga stretching, meron din po. At mahalaga talaga yung posture. Kung in-advise po kayo na mag-brace para magkaroon ng support yung spine nyo, lalo na kapag nagmomotor, kasi nga yung impact, sabi mo, napupunta lahat sa spine. Ibig sabihin, mahina rin yung mga muscles mo, hindi mo natuloy yung therapy, yung core strengthening exercises. Kasi yun po yung poprotekta sa ating spine.
Kapag, lalo na kapag may injury. So, kailangan meron malakas po yun. At kung hindi pa naman malakas yun, kapag magta-travel ka, ayun nga, sasakay ka ng motor, kailangan may support. Kasi nga, yung impact sa spine na pupunta kapag lalo na pag nalulubak. Kaya advice na balik po kayo doon sa doctor nyo, tapos baka i-recommend niya na mag-brace po kayo. For the meantime, habang hindi pa malakas yung mga muscles mo sa core, kasi yun po yung mahalaga, talagang mapalakas dapat yung core, at yung mga tight na muscles, kailangan ma-stretch, ma-relax. Tapos, proper body mechanics pa rin po is important. Kasi nga, may injury ka na, sir. Yung yuko-yuko, pag-upo ng matagal, pagbubuhat ng mabibigat, as much as possible, hindi nyo na po talaga gagawin kasi nga may injury ka na. E, tapos yun nga, yung tamang proper body mechanics, na-discuss ko rin po yan nun, yung tamang pagbubuhat, tamang pag-upo, tamang pagtayo, tamang pag, kung nakatayo ka, kung may ginagawa ka, dapat may tamang technique po sa lahat. Tapos yung, ngayon kasi puro gadgets tayo, nakaupo, nakaharap sa ano, sa computer, mataas din ang impact niyan sa ating lumbar vertebra, doon sa L4, L5 na sinasabi niyo po. So, kailangan mag-iiba-iba ka ng posisyon. Hindi kayong nakasteady ka na lang na nakaupo the whole day. Ganun po, may proper din po ng pag-upo, paghanap ng upuan, posisyon ng upuan, posisyon ng table, posisyon ng laptop, lahat po yan. May tama po yan, lalo na kung may injury ka na. Tapos, to prevent na rin sa iba. Actually, na-discuss na nga nung nakaraan. So, Sir James, no, yung mga videos, send na lamang po namin na sa inyo para at least magawa nyo pa rin. Pero tapos, yun, sir, kapag ginawa mo, kailangan mag-send ka sa akin ng ano, videos na ginagawa mo para malaman ko kung tama yung gawa mo. Mamaya mali, lalo pang mag-cause ng injury sa'yo, sir. Kaya kailangan ipakita mo sa akin para kung sasabihin ko kung tama, para maituloy-tuloy mo. Ganun po yun, sir. Okay, yes, na. Sir. Thank you, Ma'am Leslie. Galing yes, naman to, Ma'am, kay Ma'am Reyda Salem. Okay. Good morning, Ma'am Leslie. Saan po kaya galing yung madalas na nangangalay na binti at mainit na pakiramdam sa binti hanggang paa? Ano po dapat gawin para maiwasan? At sa mata naman, Ma'am, bilang bigla siguro to, biglang kumukurap, saan din po kaya ito galing? Thank you po and God bless. Yung sa binti, Ma'am, possible po na nerve injury, peripheral nerve, o pwedeng bandang lumbar level, katulad nung kay Sir James, pwede pong yon ang naging dahilan ng mabigat, mainit. Ganun po kasi yung pakiramdam pag may nerve damage, mabigat, mainit, nangihina, parang namamanhid. Ganun po yung symptoms po pag nerve damage. So mas maganda po kung makapagpatingin po talaga kayo sa doktor na orthopedic, mas maganda para ma-address po yung ano, kung ano yung nararamdaman po ninyo. Pero most probably po nerve problem. Anong niya tanong? Yung sa kumukurap yung sa kanyang mata. Yung kumukurap-kurap naman na mata. Baka pagod po yung mata ninyo kasi sa gadgets, na-stress yung mata, kaya nagkukurap-kurap. Pagod po siya. I-relax nyo po. Tingin po kayo something green, sabi nila. Parang green. Ano yan, muscle twitching. Oo. Pwede rin may kakulangan na calcium deficient po. Pwede pong maging cause ng twitching ng mga muscles sa mata, sa puwet, sa braso, yan. Pag may mga nararamdaman kayo, mga twitching sa iba't ibang parte ng katawan po ninyo, may possible calcium deficiency. Yun po. Ipahingan nyo lang po yung mata nyo. Lagyan ng patch na cucumber na galing sa ref, o kaya yung tea bag, ilagay nyo sa ref, tapos ilagay nyo sa mata nyo hanggang sa mawala yung lamig. Ayun, para nakaka-relax siya. Opo. Ito po galing kay Ma'am Leia Ramirez. Good morning po, Ma'am Leslie. Ma'am, okay lang po ba magpalagutok lagi ng kamay? Di po ba maapektuhan ang nerves sa kamay pag lagi pinapalagutok? Sa amin po mga interpreters, palagutok po muna bago mag-interpret. Tama po ba yun? Hindi ko ina-advise talaga yung magpalagutok kasi nga nadadamage yung yung joint. Oo, nagkikis-kisan o pwede ring ma-damage yung ligament. Yung nerves, hindi naman siya ganun ka sa kamay.
Pero yun nga, yung joint mismo, pwede siyang in time magkaroon ka ng osteoarthritis kasi madalas siyang nadadamage. Napapaputok, nag-slip. Parang ganun yung nangyayari doon eh. Yung cartilage, yung ligament, yung muscle, nag-slip na parating na i-injury. Ganun. Hindi mo lang masyadong ramdam yung ano, yung injury kasi nga, ibang receptor nga yung pumupunta sa brain. Yung pain na kukover niya. Kaya ang sarap magpalagutok. Pero actually, meron siyang minute, maliliit na damage doon sa part. So mas gusto kong i-advise sa inyo, yung stretching na lang. You hold mo. Hold. Stretch. 1, 2, 3, 4, 15 seconds. Parafin. Yes, ma'am. Yan, pwede rin mag-parafin wax bath. Kasi yun eh. Oo. Pwede. Pwede mag-parafin wax bath para ma-relax. Or kahit maligamgam na tubig, kung walang parafin, okay lang. Basta ma-maintain yung heat na comfortable sa kamay mo. Tapos saka ka mag-stretch. Tapos saka ka mag-sign language. Ganun. Okay, yun, meron thank pa, ma'am. You. Meron pa, galing kay Sir Marvin Fernandez. Ma'am Les, may stretching rin po ba para sa sciatica? Same question galing kay Ma'am Tang Belmonte. Oh, meron, sir. Meron. Actually, na-discuss ko rin siya noon. Pwede ko siyang isend sa inyo. O kaya, pwede naman nating i-discuss kada nerve nito, yung mga sinasabi kong nerve, yung mga naapektuhan na nerve, pwede nating i-discuss kung paano natin sila maalagaan, ma-address kung meron naman ng pain, kung na-affected na siya, pwede nating ma-address. Yun yung susunod siguro nating topic. Mas maganda po. Like for example, yan, radial nerve na yung next na topic natin. Ano yung mga pwede nating gawing stretching dyan para at least maiwasan na ma-damage or mamanhid yung radial nerve na yan. Radial dito, tama. So, mga ano to, sa mga nag-call center. Pwede. Madalas. So, yung interpreters. Yan, no? Tingnan nyo sa TV. Ano yung picture sa... Yan yung mga cause ng ng radial nerve injury. Yan, kasi nandito siya sa bandang kilikili sa braso. Ah, okay, kilikili. Oh, nasa braso siya. So, pag nadadaganan, tingnan niyo yung honeymoon palsy, yung bagong mag-asawa. Hihigaan ni wife ang kanyang braso. Paki-focus, Sir Ponch. Akalae mo ba naman, no? Oo, ginagawang unan yung braso. Ayan, no? Honeymoon palsy, oh. Yan. Yun pa, sana ginagawa talaga yung mga. The next morning, wrist drop na. Hindi niya na maunat yung daliri niya. Ay, yung wrist niya. Akalae mo, no? Oo, diba? Meron pala. Meron pang isa. Ginagawa rin yan sa mga ano, sa mga baby, mother, siguro pwede yan, no? Oo, pwede, sa tagal. Oo, sa tagal na naka. Oo, kahit magaan ng ulo ni baby, kung matagal na nakadagan, pwede niyang maipit. Oo. At yung isa, yung Saturday Night's Palsy, yan yung mga puyat Saturday kagabi, yung iniipit na, yung ginaganon yung kam. Nakatulog na. O, di ba? Yung mga lasheng kagabi. Yung mga naikit na. Kalahain mo, may mga ganun na. Pa ng mga termino. No? Honeymoon palsy. Saturday night's palsy, yan. Pagsak na yung... Everyday palsy kaya, ma. Meron kasi everyday palsy. Lagi na ganyan, no? Lagi na ganun everyday. Ay, tamad na tamad everyday. Tamad everyday palsy yon. Yan. Tapos yung sa crutch nga, naiipit din yung radial nerve sa maling paggamit ng crutch. Imbis na ibigay sa kamay yung bigat, binibigay yung bigat sa kilikili. Yan. Yun po yung yan yung mga madalas maapektuhan. Yung mechanism of injury. Ginagawa pala. Yes. Kung paano nai-injury yung radial nerve. Oo. Ito ma'am, may mga tanong po dito. Sagutin po natin. Sige po. Ikaw ma'am. Okay, galing kay Amazia Nakario. Ma'am, ano po kayang posibleng problem pag lagi nagmamanhid ang tuhod? Parang nang lalambot. Lagi namamanhid. Nang lalambot, yung parang bibigay pag naglalakad ka or bababa ng hagdan. Parang bibigay, ganun ba yun? Muscle po ang pwedeng maging problem po niyan pag parang bibigay. Mahina yung quadriceps femoris, yung muscle po natin dito sa harap. Mahina po, ibig sabihin, kaya parang nanlalambot. Parang bibigay, kada lakad mo may
may time na parang feeling mo babagsak ka. Ayun, mahina yung quads muscles. So, pwedeng magpalakas. Pwedeng pero pwede rin nerve. Pwede. Oo, kasi yung connection nga, medyo ipit, kaya hindi makagalaw ng maayos yung muscle na ito. Yan. Yan. Pwede rin nerve. Okay, galing naman kay Sir Joel Gozum. Ask ko lang po, ano po ba magandang gamot sa mga nerves sa ngayon po may iniinom po B1, B6, B12 vitamins sa ugat? Thanks po. Ayan. Pag gamot po, doktor po kasi ang nagbibigay ng gamot. Sa amin po kasi yung more on physical, manual, ganun po. More on, hindi naman ko masasabing traditional, ang tawag doon? Therapy, kung ano talaga yung pampalakas. Yung mga hot compress, ganun kami. Pag sa pain, hot compress, ice, ganun po, protect, mga ganyan lang po yung sa amin. Pero pagdating sa gamot, doktor po ang nagbibigay ng gamot. Ang advice ko po sa inyo, sa nerve, mas maganda kung iiwasan nga po yung mga madalas na nakaka-injury. Katulad nga po nitong mga i-discuss natin. Ayan, thank you. And galing kay Ma'am Nay Katan. Good morning po, ma'am. Ask ko lang po, normal lang po ba sumasakit ang likod ng buntis parang may bali? 6 months pregnant po ako. Yeah. At pwede po daw bang ipahilot? Naku. Normal siya kasi nakaliyad tayo. Hindi naman tayo talaga liyad. Eh, ang laki-laki ng tiyan. Tapos mabigat. Tapos mabigat. Oh, tapos ikaw pa mabigat. O, di lalo na. yun. Kaya parang akala mo mabali na yung likod mo. Oh, pero may mga exercises din para sa buntis. Na alam ko, diniscuss ko rin yan eh. Yan eh, ma'am. Na-discuss ko rin yung mga exercises for pregnant women para lumakas yung muscle mo sa back. Kasi nga, nakaliyad po tayo pag buntis. Kaya, saka monitor din yung weight. Baka overweight na rin si ma'am. Overweight siya at saka yung baby, masyadong mabigat. Yes. At tanong niya, ma'am, kung pwede daw ipahilot. Hagod-hagod lang, ma'am, para ma-relax yung muscle. Pahagod niyo lang kay husband, huwag niyo nang pahagod sa iba. Oh, hagurin lang yung muscle para ma-relax. Huwag na sa iba. Ikaw talaga, sir, ha? Bad yun. Ba't may ganun? Sa ibang kakilalang babae o sa kaibigan. Yun. Sa anak mo. Hagod lang nung muscle. Kasi minsan pag ano, nilalagotok-lagotok yung joint eh. Huwag na lang ganun. Yung ano lang, para ma-relax lang. Pwede yan. Naman po. Huwag mo na palagotin talaga yung joint. Huwag mo nga, palalagotokin pa yung buntis. lax pa naman ng joint ng mga buntis, sir. Tama. Ito po, ma'am. Meron pang isa. Galing kay Ma'am Liling Badagwas. Good morning, ma'am. Nanginginig po kaliwa kong kamay. 72 na po edad ko. Baka pagod, ma'am. Napapagod na yung kamay mo. I-relax mo rin. Katulad nung sinabi ni Ma'am trabaho? Chubi. Ma'am, ano pong trabaho? Baka kasi yun. Ayun, sa trabaho rin. I-relax mo, si ma'am. I-relax mo yung hot paraffin wax bath or medyo maligamgam na tubig para ma-relax siya. Tapos, i-massage din para hindi nanginginig. Baka napapagod, ma'am. Kasi nga, matanda na rin, ay maliliit po ang muscles natin sa kamay. So, madaling mapagod. Kaya nanginginig. Nangangalay, nanginginig. Patignan. Maganda ang patignan nyo na rin po. Opo. Patignan. Kung madalas na or matagal na nangyayari yan, ma'am Liling Badagwas. Baka may ibang cause din na nanginginig. Pareho ba? Isang kaliwa lang. Kaliwa lang. Okay. Most probably, ano lang yun? Napapagod. Pagod. Ayan. Sige po. Galing kay Marie Death, Tenerife. Good morning po, Ma'am Leslie. Pagkatapos ko po maglabas, sumasakit po likod ko. Kaya pinaapakan ko po sa anak ko. Nakakasama po ba yun? Opo. Huwag niyo pong paapakan. Lalo na kung yung anak niyo ising bigat ni Ardon. Yung anak ko po. Lalo na yung anak ninyo talaga. Okay lang kung baby. Pero ano pa rin eh. Likod pa rin kasi yan, ma'am. Medyo nakatakot. Delikado po. Di po natin alam kung paano po naapakan at pag nagalak yung anak po ninyo, baka lumundag na gano'n. Tumalun pa. Wag po. Very dangerous po. Very dangerous. Question mo. Ayan. So, and doon po, yun nga po, sinasabi nga namin doon sa paglalaba, mas maganda siguro, ma'am, hanap nakatayo. Ka ng level. Nakatayo. Mas maganda nakatayo. Yung level po na inyong ano. Tapos pag nakatayo ka, ma'am, kunyari, di ba matagal kang nakatayo, maglalaba, dapat may itungtungan ka na sa harapan mo. Stool para papalit-palit para hindi siya para hindi lahat ng force nasa likod. Yeah. Ganun po yung technique doon pag nakatayo ka, stool, laba.
Tapos after 30 minutes, kabila namang side. Nakaapak sa stool. Ganun po. Hindi yung naka-steady kan tayo. Kasi, yun nga, lahat ng impact nandoon sa lumbar vertebra. Mas maganda pa, interchange yung paa. Yun, tama. Kasi yun nga, madalas kapag naglalaba, yun na. Yun na yun. Kumbaga ang naging ano na, sa pagkukusot, nakaupo lagi. Kumbaga ang, minsan kasi dapat ano kasi rin. Kasi nga yung mga host din kasi sir na mababa. Yung saka yun gripo, yung mga mababa. Namana-mana na yan. Kumbaga yun nakaugalian ng, na. Yung mga lola natin, tama. Mga magulang natin. Mm-mm. Wala pang washing machine noon. So, ilagay lang doon sa ibabaw ng mesa. Yan, yes, no, ibabaw ng lamesa. Po kayo ng mesa na pwede nyo pong paglagyan. Pagawa kayo kung saan kayo... Komportable level po ng kaya nyong i-reach. Magandang na tip yan sa mga nanay. Hindi kayo yuko. Oo, yung hindi po kayo yuyuko. Ganon, ganon, nilaba. Yun, ayun. So, nasagot po natin lahat ng mga katanungan. Maraming salamat, Ma'am Leslie. At inabot na tayo ng ating oras. Saktong-sakto para at least yung mga nerve na ito ay bibigyan po tayo ng mga exercises ni Ma'am Leslie para maiwasan po natin yung ma-damage, para na malaman natin anong stretching ang para sa mga nerve po na ito. Ay, oo nga po pala. Bago po yan, no? Siyempre, mamaya-maya ay magbibigay lamang po tayo ng konting katanungan para po sa ating, ano, sa ating mga live viewers po natin. Pero bago po muna yan, siyempre, pabatiin ka natin ang ating speaker and also mga co-host for this day. Sige po. Yan, maraming salamat po muli sa inyong lahat ng nakinig at sana nga naging blessing po ako sa inyong lahat at nasagot ko po lahat ng tanong po ninyo. Yung mga naghumihingi po ng exercises, pwede po nating i-discuss ulit or isend ko na lang kay Sir Con yung mga exercises po natin. Ayun po. Ayun lamang po. Maraming salamat po sa inyo lang. So, pinapati ko rin ngayon. Ngayon ko palang babatiin ang aking apo kasi baka magtampo, magkasakit. Kasi gumaling na siya. Ah, okay po. Nakamukha ng hatikim ng Jollibee. Oo. Dumating na ang ayuda. Kaya, hello, BJ Rhythm, a.k.a. Pong Pong. At si Harmony, Sophia Harmony, a.k.a. Ping Ping. Mm-hmm. Oo, hello kayo dyan. At syempre si Cherry. At syempre ang aking uniko iho, B. Jason Castro. Hello kayo dyan at happy viewing. Ayan, ayan, alright. Batiin ko lang tong viewer natin from Calgary, Alberta, Canada, si Ma'am Asing Kalingasan. Thank you for watching, Ma'am, and hopefully po na kami po ay naging blessing po sa inyo. At also kay Ma'am Jenny Boncras. Magandang umaga sa inyo, Ma'am Jenny. Thank you. Alright, alright. So again, thank you so much. May mga katanungan pa po dito at sasagutin na lamang po natin yan via comment, no? At para po sa ating katanungan for this day, napakadali na lamang po nito. Ano po yung diniscuss ni Ma'am Leslie ngayong araw po na ito? O yan, anong pong system ang kanyang diniscuss ngayong araw po na ito? Paunahan na lamang po yan para po manalo po ang inyong area ng 100 pesos po na load. Alright, sige po. I-comment nyo naman po dyan para at least manalo po ang inyong area ng 100 pesos na load, no? Ano pong system ang tinalakay ni Ma'am Leslie ngayong araw po na ito? Oo. So, again, sana po ay mag-invite po kayo mamaya sa ng mga young people na pwede pong makinig ng The Baptist Lunch, no? Invite more young people at muli ay mag-enjoy dyan sa ating programang The Baptist Lunch upang matuto po sila ng mga advice nagmumula po sa mga godly men po natin. Alright? So, sige po, meron na po nanalo? Ayan, meron na pong nanalo. Sige ma'am, pwede nyo po bang paki-announce na rin? Ang nanalo ay si Ma'am Joy Estolonio. Yun! Peripheral Nervous System. Ayan, thank you so much. Thank you so much, Ma'am Joy Estolonio. Yan po ay area ni Sir Bong La Chica. Ang tawag sa ano nila? Northwest area. Thank you so much po. At nanalo po kayo ng 100 pesos po na load. If you want to claim it po, paisabi na lamang po sa inyong area leader. Alright, sige po. At muli, kami po ay nagpapasalamat sa mga umantabay at sumubaybay dito sa impormasyong pangkalusugan. Nawa, kami po ay naging blessing ngayong araw po na ito sa inyo dyan, sa inyong mga tahanan. Alright, kaya huwag po kayong aalis dyan. Susunod na po ang Baptist Lunch. Again, have a great day and have a blessed day to you all. Happy birthday, Jude! Happy birthday, Jude!